Diyos ko pong inang. Aray, pag-usapan natin yung nangyari kahapon sa Boss Iron Man. Kahit ako'y iinom lang ng tubig. Madali. Dahil ako'y nai-stress din eh. Doon sa mga nakita ko eh. Alam niyo kung bakit ako naapektuhan? Kasi ako'y manlalaro din po ng endurance challenge. At yung mga nadisgrasyang yung kahapon, eh, kaparehas din ang aking passion. Pagmumotor, pagsali sa mga endurance challenge. Nagpipilipin loop din po ako. Kaya po ako'y naaawa din sa mga naaksidente. Yun naman po hindi rin nila ginusto. Eh, para po sa mga hindi nakakaalam ng endurance challenge, ang endurance challenge po ay hindi ordinaryong nilalaro lang ng mga riders. Kung ikaw ay baguhang riders pa lang, wala ka pang masyadong karanasan, unskilled riders, kumbaga, ay baka tayo muna, mag-isip-isip ka muna kung talagang gusto mong sumali sa ganyan mga palaro, lalo sa Boss Iron Man na pagkalalaki ng mga motor na kailangan. Kailangan ni big bike, 400 pataas. Ay kung ganyan naman ang mangyayari, ay sayang. Sayang yung napakaganda mong motor na pagkamahal-mahal, kung lalo na kung Ducati Strada, BMW, Diyos ko po, ina, ay mag-isip ka muna, utoy. Tayo muna, paliliwanag ko sa iyo ha. Garin eh. Tayo muna at mainit, bubuhay ko yung aking kotse. Pabinabanas. Ayan. Para maganda ating huntahan, Diyos ko po, ah. Ay, yun na nga, yung kahapon, Diyos ko, nakita ko may aksidente, ay talagang ako'y napapatahimik na lang, napapatulala na lang ako. Eh, kaya paano kung ano nangyari sa akin? Diyos ko po, inang, kawawa talaga. Pamilya mo, kawawa. Pati ikaw, kawawa. Kasi yung mga pinangarap nating motor na pagkagaganda, ay sisimplang ka lang dahil sa isang endurance. Ay, tayo muna, mag-isip-isip ka muna. Ganito kasi yan. Una-una, dapat dun sa mga organizers, eh meron kayong rules na pinasusunod sa mga sasali. Dapat merong merong overspeeding. Pag nag-overspeeding ka, wala, DQ ka na. Hindi ka nakasali. Kahit tapusin mo yan, wala ka na. Wala nang sabi yung yung pagsali mo. Dapat may ganun. Kagaya sa Mindanao, tingin sa Mindanao, merong mga na-overspeeding. At ang mga na-overspeeding doon, alam niyo ba kung sino? Yung malulupit dito sa may Luzon. Kasi dito sa Luzon, wala kasi silang ganun eh. Walang overspeeding na pinasusunod. Kaya itong mga participants, itong mga riders, eh yun, parang feeling nila, karerista sila. Karerahan, pag take off, ano ko, wala na, largahan na, patay na. Alam na alam ko yun eh, dahil takpo, ilang endurance na po yung sinalihan natin. Talagang hindi po maiiwasan, kahit na yun, ulit-ulitin mo na hindi po ito race. Diyos ko, pakiusap, hindi po ito karera, ito po yung personal challenge lang. Diyos ko, sino maniniwala sa inyo? Eh, alam na alam ko yan. Isa din ako sa ganyan eh. Diyos ko po, it's not a race. Oh, nado na, sigalpot na. Sa mga organizers po, arala ang masasabi ko. Huwag niyo naman pong gawin pera-pera lang. Pagbayad na yung mga riders, eh, bahala na kayo dyan. Hindi po, dapat gayon. Dapat po ang mindset natin. Safety. Both ng riders at ng mga spectators. Bay, ilagay mo yung big bike sa national road, tapos sumaharurot, pagkabibilis, daytime and nighttime. Eh tapos ang dami mga audience na nag-aabang, lalo yung mga sikat na boto vloggers dyan. Na yung mga pobreng tao, gusto lang makakita ng mga big bikes na nagagandahan, gusto lang makapagpicture sa mga iniidolo nila. Pagkatapos ang mangyayari, aksidente lang. Eh kasi nga po, hindi po talaga pwedeng gawing karirahan or racetrack ang national road. Ito naman sa akin mga kapwa riders naman. Alam niyo naman ang capacity ng inyong motor pagkabibilis. Yun nga 100cc lang, 150, 155. Tumakbo ko ng 100kph, hindi ka na magkaintindihan eh. Matawiran ka lang ng aso. Yung aso ka, puporma pa lang, hindi ka na magkaintindihan ng pagpreno eh. Diyos ka po, alam na alam ko yan. Naranasan ko, sa tagal ko na din nagmumotor. Ay, lahat na yata ay naranasan ko eh. Yung anino nga lang eh, hindi ko alam kung anino, bastik ba lang yun eh. Hindi na ako magkaintindihan ng pagpreno eh. Diyos ko po, inang. Kaya po yan, ang talagang pwede natin gawin diyan, eh pakiusapan niya mga organizers na ayusin po ninyo, ayusin niyo po. Kailan po eh, merong mga bawal. Bawal po ganito, bawal ang ganyan. Eh di kami mag-iisip-isip na. Abay, gayon pala. Eh di ba, sayang na din naman ang pagod ko. O yung magpapakabilis-bilis pagkatapos eh, di kill din lang pala ang mapapala ko. Wala rin, eh di chill-chill na lang. Dapat po gayon. Dapat ganon ang mga taga-BIMC. Para hindi po taon-taon na lang, eh bet, nag-aabang ng mga aksidente sa daan, aba. Eh buti kong motor lang madadali, hindi po, pati ho tao, eh di kawawa naman. Yeah, yun lang, basta ayusin nyo, at problema ako sa inyo. So next time na lang, kita-kit sa daan.